Sa oras mong ito, tayo po ngayon mga minamahal ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na programa. Ito po ang pag-aaral po ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Ihanda na po natin ang ating mga Biblia, higit sa lahat ang ating mga puso sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. At sa oras mong ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby Domingo. At tayo po, mga minamahal, ay nagpapasalamat muli sa ating dakilang Diyos sapagkat tayo po muli ay nagkaroon ng programa, mga minamahal, sa ating pong mga tahanan sa mga sandaling ito, mga kapatid ko. At tayo po muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay para sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila at mapagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus o Diyos. Minsanan pa, mahal na Panginoon, kami po ay Diyos ay humihingi ng patnubay, mahal na Panginoon o Diyos, gabay sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Sa panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wold Estrada Almeda o Diyos, dalangin po namin naman banal, sumaamin ka, tulungan mo kami, gabayan mo kami o Diyos, sa ganang amin wala kaming magagawa amang banal. Pagpalain mo po lahat ng nakikinig, nanunood, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, God. Lord, in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating pong aralin. Ngunit bago yan, ay nais ko munang magpaabot ng pinakamataas na papuri. Luwalhati, pagdakila, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din po ay binabati ko rin ang ating beloved Honorable Pastor Wold Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ganun din ang kanyang butihing mga anak, the beloved Almeda family. Praise God, hallelujah. At ganun din po, patuloy na alaala po namin sa mga turo't aral po na iniwan sa amin natin beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda. At maging sa inyo pong lahat, mga kapatid, mula dito sa ating bansa, mga minamahal, sa labas ng ating bansa, sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga minamahal, ganun din po ating beloved mga kasama ko dito sa ating programa, mga minamahal, ang beloved brother Castor Nonog, at mga minamahal, para sa inyong mga pre-request, mga kapatid ko, nakamonitor po siya, at ganun din po mga minamahal, ang nasa aking kaliwa, ating beloved brother Jerby Domingo, mga minamahal. Praise God, mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga Bible, dito po sa Hebreo chapter 11 verse 1. Mga minamahal, sa Hebreo chapter 11 verse 1, habang inanda natin sa Tagalog, ang sabi po rito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tingnan natin sa Tagalog, Brother Castor. Dito po sa mga Hebreo kapitulo 11 versikulo 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ang title natin, mga minamahal, sa gabing ito ay The Things Not Seen. The Things Not Seen, mga bagay na hindi nakikita. Mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade po, mga kapatid ko, ay tumatayo po sa pananampalataya. Mga minamahal, nakasandig sa pananampalataya. Ang pananampalataya po ay mga bagay na hindi nakikita, ngunit inaasahan, sabi ng Bible. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na nakikita o mga bagay na hinihintay, rather. Ngayon, mahal, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya nakita po namin, mga kapatid, mula ng ating beloved Honorable Pastor Wold Estrada Almeda, ay tumayo sa pananampalataya na hindi nakikita, mga minamahal, ay nakita namin, mga kapatid, sinamahan po ng pananalangin at pag-aayuno, mga minamahal, several times, mga kapatid ko, nag-manifest ang miracles ng ating dakilang Diyos sa gawaing ito. Kaya nga, mga minamahal, iba't ibang mga patuto ang ating napapakinggan, mga kapatid, sa ating programa. Kaya mga minamahal, ang mga bagay na hindi po nakikita ay hindi po katulad ng mga bagay na nakikita ng ating pong mga mata, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi nakikita ay hindi po kayang maipaliwanag ng mga natural nating mga mata. Tayo po bilang tao, mga minamahal, ay we use our five senses, mga minamahal ko. Yung touch, hearing, smelling, sight or seeing, mga minamahal, taste, to survive in this world.
Yung five senses po natin ang ginagamit natin, mga minamahal, para tayo po ay makasurvive sa mundong ito. At sa mga tao pong hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, common po sa kanila yung if I cannot see it, hear it, feel it, smell it, or taste it, mga minamahal, it cannot be real. Kapag hindi natin nakikita, mga minamahal, hindi totoo. Yan ang ating pong paniniwala. Kaya nga, to see is to believe, sabi nga ng kasabihan natin. Pero may mga bagay po na unseen, mga minamahal, na higit na mahalaga. Mga bagay po ng dakilang Diyos natin na ito po'y makikita mo lamang kung meron kang Espiritu ng Diyos, mga kapatid ko. Meron tayong makikita sa ating pag-aaral ngayon, mga minamahal, sa Bible, na kung saan ay surrounded po sila ng kaaway nila. Nahintakutan na po, mga kapatid ko, si Gehazi. Pero relax lang po ang propeta ng Diyos. Mamaya babasahin po natin yan, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Dapat po, sa lahat po na mga Bible believer, mga minamahal, ay spiritual po ang pamumuhay. Para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita ng literal nating mata, mga kapatid. Sabi nga ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Amen. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang buhay mo sa mahal ng Panginoon, mga minamahal, at maniwala ka na wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa iyong buhay, mga kapatid ko. Nagsuko kami ng buhay, mga minamahal, lahat po kami ay nagkaroon po ng experience ng mga himala sa gawaing ito. Kaya po mga kapatid, china-challenge po namin ang lahat ng ating mga nakikinig, nanonood, mga minamahal. Ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi lamang po yung enticing words of man's wisdom, mga minamahal ko. But, sabi ng Bible, the demonstration of the Holy Spirit and of power of God, mga minamahal. Parang inyong pananampalataya ay hindi po masandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng Bible, we should live by faith, not by sight. Yung mga bagay po na nakikita at nahihipo ng ating mga senses, nilikha po ng Diyos yan na hindi nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita, ginawa niya, mga minamahal, yung mga bagay na ating nakikita at nahihipo sa lupang ito. Mga kapatid ko, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, dalawa po yung ating mga minamahal, inaasahan dito habang tayo po'y naglilingkod sa dakilang Diyos. Unang-una po ay langit. Yung langit, hindi natin nakikita. Pero nangako ang dakilang Diyos, mga minamahal, sabi niya sa John chapter 14, verse 1 to 3, mga minamahal, huwag maglumihanan ng inyong puso. Mga kapatid, basahin natin. John chapter 14, verse 1 hanggang 3. Dito po sa 1, kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Isa po yan, mga minamahal, sa inaasahan natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Langit, hindi natin nakita, mga minamahal. Pero mga kapatid ko, para sa atin, para sa amin, totoo ang langit. Bakit po? Sapagkat nung hindi namin nakilala ang ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, napakagulo ng buhay namin. Para ka nang nasa impyerno talaga, mga minamahal ko, sa kaguluhan. Pero nung makilala namin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, lupa man, langit na rin. Amen. Grabe, mga kapatid, kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos natin, matutulog kang katulad ng sanggol. Wala ka pa sa langit, para ka nang nasa langit sa kagalakan, mga minamahal. Unspeakable joy and full of glory, mga minamahal, ang ating tatamuhin. Purihin ang dakilang Diyos. Pangalawa po, mga kapatid ko, ay yung provision and protection ng ating dakilang Diyos. Kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, ay mahal, yung kanyang protection, yung kanyang provision na ron. Kapag nakatingin ka sa mga bagay na imposible sa tao, makikita mo yung provision and protection ng Diyos, mga kaminamahal. Sa 2 Kings chapter 6, verse 8, mga kaminamahal, ating beloved Brother Jerby, muna tayo.
2 Kings chapter 6 verse 8 hanggang 10 at itatalon po natin yan sa 14 hanggang 18, mga minamahal. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina na mga minamahal, yung propeta ng Diyos, mga kapatid ko, ay nanalangin sapagkat surrounded sila ng kaaway nila. Ituloy po natin. Dito po sa ikalawang mga hari, kapitulo 6, ang versikulo po ay 8 hanggang 10, italon po natin sa 14 hanggang 18. Ang hari nga sa Syria ay nakipagdigma sa Israel at siya'y kumuhang payo sa kanyang mga lingkod na nagsasabi, sa gayot gayong dako malalagay ang aking kampamento. At ang lalaki ng Diyos ay nagsugo sa hari sa Israel na nagsasabi, mag-ingat ka na huwag dumaan sa dakong yaon sapagkat dooy lumulusong ang mga taga-Syria. At nagsugo ang hari sa Israel sa dakong isinaysay sa kanya ng lalaki ng Diyos. At ipinagpauna sa kanya at siya'y lumigtas doon na hindi miminsan o makakalawa. Dito po sa 14 hanggang 18. 14-15 muna tayo. Kaya't siya'y nagsugo roon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo. At sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas narito, isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, Saaba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? Tingnan niyo mga minamahal, si prophet, propeta ng dakilang Diyos mga minamahal ay mayroon po siyang alalay, si Gehazi mga kapatid ko. At mga minamahal, yung propeta ng Diyos ay nagbigay po siya ng mensahe sa Israel, mga kapatid, na may lulusob sa kanilang kaaway. Kaya nakapaghanda po ang Israel, mga minamahal. At sa galit po, mga kapatid ko, ng mga kaaway, ang propeta ng Diyos, mga kapatid ko, na si Elisha, siya po ang kinubkob. At kinabukasan po ay gumising sila ng maaga, may malakita nila, surrounded sila ng kanilang mga kaaway. Mga minamahal ko, Israel po versus Syria ang labanan. Nagbigay ng mensahe si Elisha sa harap ng Israel sa planong pagsasalakay po ng Syria. Niligtas ni Propeta Elisha ang Israel sa pagsasalakay po ng Syria. May mahal, kaya galit na galit po yung hari ng Syria kay Elisha. Nabigo po yung kanyang plano, mga minamahal ko, nagibain po niya yung Israel. At ang ginawa po, pinalibutan po ng Syrian, mga mahal, si Elisha at si Gehazi para patayin. Sa verse 14, makikita natin, mga mahal, 15, mga kapatid ko, paggising nila sa umaga, surrounded sila mga minamahal ng kanilang kaaway. Verse 16, basahin natin hanggang 18. At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay lalong higit kaysa suma sa kanila. Right. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita at narito. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo mga kapatid ko, paggising nila sa umaga, surrounded sila ng kaaway nila, nanginginig po si Gehazi sa takot, mga minamahal. Pero ang propeta ng Diyos, mga kapatid ko, relax lang. Wala pong takot. Mga minamahal, kapag propeta ng Diyos talaga, hindi mo kayang takutin. That's right. Kahit na si Satanas, mga minamahal, hindi kayang takutin ng propeta ng Diyos. Wala po yung kinatatakutan, mga kapatid ko. Kaya sabi po dito, mga minamahal, anong gagawin natin, propeta ng Diyos? Sabi ni Gehazi, surrounded tayo ng kaaway natin, mamamatay na tayo. Alam niyo mga minamahal, malumanay na sumagot yung propeta ng Diyos. 16, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit sa suma sa kanila. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya nung dumalangin ang propeta ng Diyos, mga mahal, idilat po ninyo, mahal na Panginoong, ang mata ni Gehazi upang makakita siya, upang makita niya na mas higit na marami yung nagbabantay sa amin kaysa sa aming mga kaaway. Grabe mga minamahal. Nung dumilat po, mga kapatid ko, yung spiritual eye ni Gehazi,
Mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, siya'y nakakita. Yung mga bagay na hindi nakikita ng literal, mga minamahal, nakita ni Gehazi. At narito, sabi ng Bible, ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Amen. Mga minamahal, mga angels po yun, mga kapatid ko. Kaya nung sila po, mga minamahal, ay nakakita na po si Gehazi na mas marami pa palang nagbabantay, mga minamahal, ang mga angels kesa sa kanilang mga kaaway. Saka po na nalangin si Elisha, mga minamahal, bulagin mo po sila, yung aming mga kaaway. Mga minamahal, nangabulag silang lahat, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot. Ang suma sa atin ay higit kaysa ating mga kaaway. Purihin ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, mga minamahal ko, huwag po natin gayahin si Gehazi. Mga minamahal, kapag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, maraming nagbabantay sa iyo. Maraming nagpo-protect sa iyo, mga minamahal. Tingnan niyo ang Psalms chapter 34, mga minamahal, verse 7. Mga kapatid, sabi ng Bible, the angel of the Lord encamp all around those who fear Him and deliver them. Mga minamahal, tingnan natin sa Tagalog. Mga awit, kapitulo 34, versikulo 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Mm. Kapag matuwid ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag naglilingkod ka pala sa dakilang Diyos, ang anghel ng mahal na Panginoon nakapalibot sa iyo. Hindi mo sila nakikita, mga minamahal, pero makikita mo yung kanilang proteksyon. Mga kapatid, yung kanilang pag-iingat. Hindi ka pababayaan, mga minamahal, ng dakilang Diyos through the angels, mga minamahal, na nagbabantay sa iyo. Ganyan pala yun, mga kapatid ko. Kaya kapag ikaw po'y righteous, mga minamahal, prayerful, ang ating puso, isip, kaluluwa, mga minamahal, nakasentro na lagi sa mahal na Panginoon natin. Hindi ka po magagalaw ni Satan eh. Hindi ka magagalaw ng demon, sapagkat mga minamahal, yung Diyos mong pinaglilingkuran ay higit na makapangyarihan kaysa po kay Satanas. May mahal. At yung nagbabantay sa iyo, may mahal, nakapalibot sa iyo, higit na marami sila kaysa doon sa isang diablo, mga minamahal ko, na tumotorment sa iyo. Kaysa doon sa isang diablo na bumubulong sa iyo araw-araw, may mahal, kaya nagkaroon ka ng struggle sa buhay, mga kapatid. Isa lang yan eh, may mahal. Pero yung mga angels, mga kapatid, nakapalibot daw sa iyo. Ano ating katakutan, may mahal? Paano tayo matakot niyan, mga kapatid ko? Alam niyo kasi, majority po sa mga tao ngayon, see only with the physical eyes. See only problems, kahirapan, may mahal, mga nakapalibot sa ating kahirapan, humaharap tayo sa mga sakit, sa mga karamdaman, financial problem, may mahal, family problem. Nagpapanik po ang tao. Lalo ngayon, may mahal, pandemic, natatanggal sa mga trabaho, may mahal, nagsasara ang mga negosyo, natatakot sila, may mahal, nagagapi po ng takot. Marami kang makikita sa paligid natin ngayon, may mahal, pangit, hindi makakatulong sa iyong pananampalataya sa Diyos, may mahal. Maraming kahirapan, maraming problema. Pero sabi ng Bible, God is a God in Old Testament and in New Testament. He never changes, may mahal. Hindi siya nagbabago. Kung paanong kumilos po ang mahal na Panginoon natin, mga minamahal, sa panalangin po ni Elisha at ni Gehazi, mga kapatid, ganun din po kaya niyang gawin sa panahon natin ngayon. He never changes. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mga mahal, tingnan natin, basahin natin. Ikaw lang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo 4, versikulo 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nagsisitingin kami, mga minamahal. Yung mga Kristiyano po ng Jesus Miracle Crusade, nagsisitingin kami, mga minamahal, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita.
Sabi ng Bible, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mga minamahal. Mga kapatid ko, nandito tayo sa lupang ito, nabubuhay tayo sa lupang ito, mga kapatid, hindi para sa mundo, kundi gawin lang natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Iligtas, mga minamahal, yung mga taong wala pang kaligtasan. Ipangaral ang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maghanap buhay for the glory of God, mga kapatid ko. Oh, magnegosyo for the glory of God, mga minamahal, para lumawak pang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yan po ang ginagawa ng mga taga Jesus Miracle Crusade. Kaya po, mga kapatid, wala na, mga minamahal, wala nang pag-ibig sa sanlibutan. Sapagkat kung iibigin upang sanlibutan, mga minamahal, sabi ng Bible na nabasa natin, may katapusan ito. Amen. Yung mga bagay na nasa sanlibutan, may katapusan. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, walang hanggan po yun, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, paglingkuran natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Sa panahon po na nasa problema tayo, sa panahon na ikaw po ay nasa struggle sa buhay, may mga trial sa buhay, may mga pagsubok sa buhay, wala po tayong ibang dapat gawin kundi humawak tayo sa Word of God. Mga minamahal, kung ano po yung nabasa natin sa Banal na Kasulatan, angkinin po natin yon, mga kapatid ko. Kung ikaw po ay katulad ni Gehazi ngayon, mga minamahal, natatakot ka sapagkat akala mo po, mga minamahal, ay magagapi ka na ng Diablo. Magagapi ka na, mga minamahal. Akala mo, mga minamahal, yung kahirapan mo ay hanggang dyan ka na lang, mga kapatid ko. Wala ka nang magagawa sa iyong problema. Huwag kang maniwala, mga minamahal. Bulong lang ng Diablo yan, mga kapatid ko. Surrounded po tayo ng mga angels ng dakilang Diyos. Magtiwala ka lang sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi kanya bibiguin, mga kapatid ko. Because God is the God, mga minamahal, na hindi po siya nagtatangi ng tao. Siya po ay, he's no respecter of person, mga kapatid ko. Ganyan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, sa mga sandali pong ito ay, mga kapatid, dadako po tayo sa ating pong awiting makalangit, mga minamahal. At tayo po ay nag-aanyaya sa ating mga mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga minamahal, sa ating mga nanonood ngayon, mga kapatid ko, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos na nagmamahal po sa inyo. Narito po sa magandang awit.